Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. So today is December 5, 5:51 PM. So gabi na po, last repair natin as of today. So ayan. So mayroon tayo ditong i-re-repair. Galing na po ito sa technician, sa ibang technician. So hindi nadali. So nireflow nila yung GPU chip, hindi ko alam kung bakit. So eto siya guys, nakalas ko na siya. This is a Galax series lang. So, this is a lower version. Yan po siya. Yan. So, na-reflow na siya. Ayan. As you can see, yung kanyang ano niya. Mapansin nyo, yan o. Na-reflow na siya. So, tinanggal na tong sticker tapos ni nag-apply ng heat. Ayan. So, yan. Mayroon na siyang bakat. Tapos, mapansin nyo. Wala na yung ano eh. Yung kanyang nakalagay dito ng mga nakadikit kasi nag-reflow nga eh. Ayan siya. Napansin nyo yan, nasunog siya. Ayan. Karoon na siya ng sunog. Yung kanyang mga plastic cover, yan. So yung naging issue niya, nang nakalagay dito is no display. Hindi natin mababasa yung nasa likod. Ayan yung lalagyan po. Ayan. So ayan. Number 427 sa pila ng repair kay Sir Jonathan Agot. So dumating siya nung November 28. So Galax 1050 Ti. So 4GB siya guys. Sayang so, yung pila natin. Haba, dami. Tapos donor board natin sa likod. Ayan. Okay. So yan, dahil again. Basta galing sa technician, ayan na. Dumanas na ng kahirapan. So alamin natin kung anong problema. Okay. So, no display daw, pan-spinning. Yan ang sabi ng customer. So, try natin. So, pan-spinning. So, na-remove na natin siya, guys. Yeah. So, lagyan natin ng display. Para na makita nyo, baka sabihin nyo wala ang display. Nasaan yung ating connector? Ah, nalaglag ang connector. Ayan. So, try natin. So, ayan. Ba naman yung monitor natin dun. So, power on natin siya. Power on. So, hindi mainit ang chip. Nag-warm siya. Mainit, mahina lang. Ayan, guys. So, napansin nyo. Hindi ko tinaano. Hindi siya ganun kainit. Nag-warm siya, guys. So, ayan. Napansin nyo. Ay. Yun. Doon tayo sa monitor. Ayan. No display. So, nag-warm siya, guys. Nag-warm. Ayan. Dito natin yung tester para kita. So, lagyan natin sa voltage checking. So, nag-warm naman siya. Check natin, baka bias ang problema. So, hindi ko alam. Nireheat na kasi yung GPU chip siya, guys. Nireflow na. So, check natin yung 1.8 volts. So, present 1.8. 1 volt. So, present 10. Ibig sabihin, kompleto. VRAM. VRM. So, 1.5 present. So, V-core. Oh, dead. So, dead ang V-core. Ay, ibig sabihin, may problema ang chip. So, nireflow niya nila. Nireflow nung gumawa. Ito. Yan. So, may init naman siya, guys. Pero wala siyang supply. Yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Wala siyang voltage supply. As you can see sa tester. So, zero siya. So, ibig sabihin, pag walang VRM, pag walang supply, so, hindi tayo kung saan-saan pupunta. Hindi tayo magre-reheat, hindi tayo magre-replace ng IC sa VRAM, sa 1 volt, so hindi. Okay? So, meron yan. May solusyon pa yan. Dahil wala ang ating V-core, kompleto ang ating voltages. As you can see. Yan, kompleto. Ibig sabihin, ito ang wala. Ibig sabihin, pupunta lang tayo dito. Ano ba yung kasama ng mga V-core? Yan, V-core. Yan. So, ito yan, mga MOSFET na to. At saka ito. Itong IC na itong nasa gitna. Ayan. Masyadong malayo ang camera. Maba natin. Ayan. So, baba lang natin, guys. Ayan. Ayan. Ayan lang. Hindi masyado ganun kaabot. Ayan. So, ayan. Ayan. So, ang ano natin, dito lang, hindi tayo lalayo. Okay, kompleto supplies.
So wala tayo ibang pupuntahan. First inspection muna natin. Baka naman may sunog, may barn. Yan. Inspection natin. So show natin for inspections. Microscope. Okay. So, bakit siya nagkaganon? Sa likod. Ano naging issue? So hanapin natin. Baka may corrosions. So, kompleto naman yung kanyang data line. So hindi tayo magre-replace ng BIOS kasi hindi BIOS ang problema, guys. Yan. So GPU voltage ang wala. So DDR voltage meron. PCIe 1 volts, 1.8. So present, 5 volts, present din. So ito ba? So hindi. Kasi this is BIOS. Okay, BIOS siya. So hindi yun yung ating gagawin. So tinira na agad. Reflow na oh. Sinalang pa yata to sa hot air machine. Yan, as you can see, na ano na siya o yung ano, natunaw na. May apply ng reheat eh. So, may flux pa o. Yan o, as you can see. Yan, natuyo. Ang tanggal yung flux. So, tapos nilinis na rin. So, yung ating GPU chip, hindi naman crack. So, nireflow siya. May baka siya guys ng reflow. So, wala naman bloated. So, dito tayo. So, check natin yung ano. So, ano natin sa camera. Yan, dito. So, dahil wala pumapasok na supply, check natin. Baka naman may open. Walang gates. So, check natin tester. Yan. So, kita naman. So, tester natin ang mga gates. High side MOSFET. Oh, shorted? Ah, hindi. Naka-voltage pala tayo. So, mali. Yeah, sa diode mode. Kasi diode po yung ating tinester, kaya lagi ako naka-diode. High side MOSFET. Okay, present. High side MOSFET. Okay. So, yung low side natin. So, low side. So, ito yung high side. Ito yung low side. So, low side. So, okay. Walang problema. Ibig sabihin, okay yung ating high side and low side MOSFET. Yeah. So, what is the next? So, punta tayo ng PWM. So, PWM tayo. So, search natin. So, PWM. Ang PWM natin ay UP9509P. Okay. So, hanapin lang natin. 059P. Okay. So, siya ay UP9509. So, this is a 3-2-1 phase synchronous rectifier buck controller for mobile and mobile GPU power. Okay? Mobile GPU power. So, kalimitan daw ginagamit sa NVIDIA. This is a PWM beam feature. Ayan. PWM. Okay. Ang input niya is 4.5 to 26 millivolts. Okay. Ito na siya. Share natin ang screen. Ayan siya, guys. So, this is pin 1. So, nag-alarm. Alas 6 na siya, guys. Alas 6 na tayo. So, OT na tayo ngayon. So, ito ang enable. Hanapin natin ang enable. Kasi yung tinetester natin, high side at saka low side. So, ito siya, guys. Low gate. Ito yung low side MOSFET. Tapos, yung high side MOSFET, ito siya, guys. U-gate. High side MOSFET. Okay? So, yan siya. Ito siya. U-gate. Yan. So, ngayon, hanapin natin ay enable at saka PBCC. BCC. Okay, madaling salita. BCC. Okay, BCC. Okay. So, pin 1. So, BCC. Yan lagi ang hanapin natin, guys. Pag dead yung, ano, complete voltage na ibang power sequence. So, ang next natin dyan ay, eto na. Na tayo sa PWM. Okay, PWM. Ayan.
So PWM, saan ba yan? Saan ba yan? Pin 1. Okay, pin 1 na ito sa baba. So ibig sabihin, enable. Sundutin natin. So ito guys, turo ko na lang. Ito yung enable pin 3. Tapos yung VCC pin 3. So shift tayo sa screen. Ito yung isa, pin 3 dito galing sa pin 1, tapos dun sa clock twice sa 1 2 3 4 pang-apat. Okay. Nga pa. Check natin yung shorted. Oops, nasa na. Okay. So, diode mode. Yan. So, ang sundot guys ay dito. Pin 3 at saka 1, 2, 3, 4. Okay, dito sa resistor. Yan. O, check natin yung shorted. So, show natin yung ating tester. Kita ba? Mukhang hindi kita. Oops. Dito. Yan. Oops, kita. Ayan. So, sundutin natin ha. Enable. Sabihin ko na lang ha. Enable. Kung shorted. Okay. Present. 0.6 millivolts. Okay. Ang ating 1, 2, 3, 4. This is a PWM. Oh, shorted siya guys. So, shorted ang ating PWM. So, may resistor. Ah, may butas siya guys, yung resistor. So, sa kabila, check natin kung shorted. Oh, mayroon tayong 1.7 millivolts. Okay. So, sira guys ito. Tatanggalin natin to. So, sira siya dito. So, ibig sabihin, may butas siya guys. Ibig sabihin, butas. So, alamin natin kung sira yung PWM. Ipapower natin siya para hindi tayo manghula. Okay? Kasi ang basa niya nandito sa ano. Pero nakikita natin is shorted yung PWM IC. Okay? So, shorted siya. Oh. VCC. Pero sa kabila, may reading siya na kaunti. So, supplyan natin. Saksak natin siya, guys. Para hindi tayo manghula. Okay? So, tinesting naman natin kanina. So, ayan. So, wag na muna to dahil hindi naman kailangan. So, ayan. Kita nyo ba ang tester? Ayan. So, voltage tayo. Ayan. So, tingnan natin kung pag may supply guys na pumapasok dahil ay pumutok. So, shorted nga yung PWM. So, power on. So, sa kabila tayo ng test. Ayan, may 5 volts tayo. So, sa kabila, hindi lumapasok. So, shorted yung ating VCC. Okay, power off. Ayan. So, papalitan natin siya ng PWM IC. Okay. So, meron tayo ditong same model. This is UP9509. Alam ko meron ako dito eh. UP. So, hanapin ko lang guys sa piyasahan natin. UP. So, gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Gutom na ako. So, hanapin natin ang UP. So, UP. Meron kaya tayo. UP66. So, hindi yan. This is okay. Okay. Wala tayong lagayan. Puno na yung lagayan ko dun eh. So, ayusin nga natin yan. UP1720 yan. Hindi rin ito. Hindi siya. So, medyo mahal lang yung IC guys na ganito. Yung PWM. Nasaan na ito? Alam ko nasa 1,000. Medyo mahal siya. Alam mo, bumili na ako nito. Hindi ko alam kung saan nailagay. UP95. Meron ako nito eh. Hindi ko lang matanda kasi bumili ako nito. Alam ko, 2 piraso lang eh.
Kasi nga medyo mahal siya. Kaya dalawa lang yung binili ko. Ito ba? So wala yata dito. Meron ako nitong binili. So, saglit lang guys ha. Hanapin natin. So 86. Hindi, malaki yun. Bili ako nito eh. Ayan. Ayun. 9509. Hindi. 9509S to eh. 95. Iba yun. 9509. Ang hinahanap natin is 95. Tawag dito. 9509. So may S kasi siya. Hindi siya pwede. Mas malaki siya eh. Ibang version yun. Ibang series ng back converter. Wala. So, sad. Hindi ko alam kung saan napalagay. Ayan. Maghahalungkat pa ako. Okay. Yupi. Where are you? Yupi, Yupi. Sa, wala tayong ano. Sa donor board. Sa support board tayo. Meron tayo dito. Support. Support board. Ayan. So, support tayo. Meron tayo ditong support board. Hindi tayo nawawalan dyan eh. Ito yung mga... Ay, iba. Puro eh. Hanap tayo dito oh. So, Galax siya. Galax. Ito kaya. No, ang liit niya. Hindi siya pwede. Pang 4GB. So, maliit din to. Oh, so sad, wala. So, kuha tayo sa palit. So, gagana ba yan pag sa palit kinuha? So, testin natin. Wala naman firmware. May mga firmware ba to? Okay, 9509P. Okay, dito tayo kukuha. So, 95. Yeah, 95. So, gamit nating temperature, guys, is 420 temperature, saka 45 lang yung air. So, ito kasi ay hindi masyado siyang madikit. Madali lang ito tanggalin itong mga ganito. So, baka masira siya kapag naka-high temperature tayo. Ayan. So, baka malubat yung ating mic. So, eto na. Lapit na siya. Matanggal. Gutom na talaga ako. Gusto ko na maghapunan. So, uti tayo eh. Kailangan natin tapusin. Kaya, matanggal. Konting antay lang. Tatanggal din yan. Mainit, malamig pa kasi yung PCB kaya hindi ganun. Pag mainit na yan, matatanggal na yan. Lambot na siya eh. Yung nakailalim na lang. Yan.
Ouch, mainit. So, ito yung tanggalin natin to. So, ang pin 1 ay nandito. So marami tayong nare-refer mga galing sa technician. Ito yung mahirap kasi pag galing sa technician. Lalo't hindi marunong yung gumagawa. Sari-sari na yung nangyayari. So hindi tama kasi yung ano, hindi kasi sila marunong. Yung iba. Gutom na ako. Di na nasikmura ako. Ang bagal. Okay. So, 2.2. 2R. So, ay, linisin natin muna. Kasi yung ano ay madumi. Mukhang nabasa siya. Basa siya eh. Pag-ano lang natin to, di bukas na natin to iti stress test kasi tayo ay ayan. So, pin 1 dito. Ganda yung position. Okay. Sakto. Okay, 2.2. Ohms yung ilalagay natin. So, testerin rin natin kung siya ay shorted. So, dapat may reading siya. Okay. Okay, this is okay. Ay. Diode mode. Okay, 0.7 millivolt sa kabila. Okay, 0.4, okay. So, lagyan natin siya ng
Hanap tayo ng resistor na 2R. So, yung mga 2R to. 2.2. Oops. ohms. So, meron tayo ditong big cap. So, big resistor. So, hanap ako sa malalaki kong resistor. 360. Naku, wala. 2.2R lang yun eh. Okay, wala tayo dito. So, meron ako dito sa mga palagi ko sa mga nire-repair. So, hindi siya mawawala sa his. Yan, his brand. Yan, palagi meron yan dito. His brand ba yun? Alam ko meron yan sa his. Tawin natin. His ba yun? Sa mga AMD, meron siya. Saan ba yun? Sa MB. I think Gigabyte. So Gigabyte. Hanap tayo sa mga Gigabyte. Meron yun sa Gigabyte. Ito ah. R2, dito ko nakakakita. Yun, 2R2. So, 2R2. Where are you? Ito. 2R2. 2.2 ohms. Huli natin to. Tanggal pa. Ah, bumitaw. Okay lang yan. So, pwede pa siya. So, na yun. So, kunin natin to. Okay, buo pa. Two R two. Parang mas malaki lang siya. Oo. Pusin ko lang to. Mas malaki. So hindi siya pwede. So big resistor. Hanap tayo ng iba. 2R2. So, Galax ba? Kunin natin itong mga Galax na to. Masyado siyang malaki. Two are two.
Kita ka na, 2R2. Ayun, sa loob. 202. Tama ba? Parang mali yata. Ito, ano ito eh? Mali, mali. Mali pala. Kasi 2R2 yun eh. Ayun, available. So, same model. 4GB. Okay. Let's see. Ikunin natin. So, check natin. Saan na ba? So, MOSFET. Yan ka muna. So, kakain muna ako. Gutom na ako. Okay. Okay. So, check natin. Sana gumana. Kapag umusok siya, guys, edi bukas na natin tutuloy. Okay. Check natin display habang so, napalitan na natin ng PWM saka isang fuse. Isang fuse ba? Isang 2R2. So, 2.2 ohms. So, tingnan natin kung usok. Okay? So, habang voltage. So, gutom na ako. Kakain na ako. Ayan. So, tapusin lang natin to guys. Ayan. So, voltage. Okay, let's power on. So, musok ba? Check lumiban ba? Ayaw. Ay, lumiban. 5 volts. So, meron na ba? Ayun, meron. May display ba? So, wala. So, walang display. Ayun, meron. So, may display, may display. Hop, wala, nawala. No, walang display. Okay, patayin natin. So, pag-rebootin natin ang kanyang BIOS. Okay? So, kailangan lang i-reboot yung BIOS niyan. Pag ganyan. So, try natin. Tapos i-reboot natin. Medyo pa-cooldown natin yung GPU chip. So, kapag hindi gumana. So, galing siya sa... Ano yung, hindi, I'm not sure kung support niya. Galing siya sa, tawag dito. Sa firmware ng, kung may firmware siya, may program. Galing siya sa, tawag dito. Sa palit na 1050 Ti. So, okay, power on natin. So, tingnan natin. So, baka nireplush din ng BIOS nito eh.
Yeah, so umiinit na yung chip niya. So may supply na siya eh. Kaya lang no display. So wala. Okay. Try natin sa ibang port. Baka ayaw lang sa ano. So try natin sa HDMI. Bakit kaya ayaw niya? Okay, let's power on again. Display ba? Wala pa rin. Wala. Okay, still no display. So very sad. Okay, no display. Mainit na yung chip. So, baka ginalaw din yung BIOS. Pero mayroon na siyang ano eh. Bakit kaya? So, hindi ba compatible ang kanyang firmware? Hindi compatible yung kanyang kung may firmware siya. Bakit kaya ayaw gumana? Pero uminit yung chip niya eh. So, masama nito kung nasira yung chip. Pag hindi gumana, subukan natin siyang ilipat itong... Meron pala tayo dito isa. Subukan natin siyang ilipat. Pero baka bukas na siya guys kasi OT na kasi. So, hindi pa rin naman gumana kahit anong gawin ka. So umiinit naman yung chip niya. Pero wala na, no display siya guys. So... Not detected yata siya. Okay. Okay, not detected. Detected naman pala yung chip. So, ibig sabihin, may problem po siya, guys. Baka sira din yung nailagay kong PWM. So, bukas natin continuation ng repair. Then, kapag hindi pa rin gumana after repairment ng PWM. So, BIOS rip or replash. Okay, so ngayon, so December 9, bukas na under continuous, December 10. Okay, so OT na kasi, gutom na pati ako. Okay, bye for now. See you tomorrow. Hello, good day po. So, continuation lang natin yung nire-repair natin. Ano? Nire-repair natin kagabi. So, ito siya. So, ang tapos noon. So, ito. Umiinit siya, hindi pa rin gumagana. Okay, testingin natin ulit. Baka gumana. So, baka kailangan lang lumamig. So, let's try again. So, via DBI. So, power on. Tingnan natin, baka wag lumamig may display. Okay, overheated ang GPU chip, pero still no display. Okay, power off. So, try natin sa iba naman. So, tinry na ba natin ito kahapon? So, try ulit natin. So, try natin sa DP port. So, hindi yata natin na-try kahapon sa DP port. So, try natin. Kasi umiinit ang chip. Ngayon, dahil umiinit ang chip, magre-replace tayo ng BIOS. Okay, kapag nag-replace tayo ng BIOS at wala pa ring display. So, GPU chip, dyan, sira na. Okay, try natin display port. So, power on. Ayan, so may di power on. Oh, nag-steady. Parang may display. Oh, may display siya. Okay, so ibig sabihin, wala siyang display sa... Dito. Okay, so let's see. What's the problem? So check natin. So wala siyang display sa Wala siyang display. Bakit siya? So ito, wala naman siyang fuse. Okay.
Kasi wala naman siya dito ng missing parts. So tingnan natin ang BIOS. Display port. Kasi magkasama yan eh. DBI display port, meron tayong display pala. So ibig sabihin dito, tinatry natin, wala pala siyang display dito. So try natin kasi itong dalawa magkasama. So may fuse dito. Check natin sa fuse. So tester. So tester. On. So tingnan natin yung fuse, baka sira ang fuse. May fuse 'to eh. So diode boot na lang natin para mabilis mabasa. Pero pwede namang buzzer lang. So meron tayong as you can see, this is 11 0 po 0 11 0 6 0 0 6. Okay, so yung fuse check natin, kailangan to ay fuse siya. So 53 0 51. So ibig sabihin, parang may problema yung fuse. May problema ang fuse natin guys sa display. So kailangan natin siyang palitan. Okay? So, nasa na yung ating hot air. So, tatanggalin natin to guys. So, ibig sabihin sira yung fuse. Kasi 51 millivolts. Tapos 6 millivolts. So, malayo. Ibig sabihin na yung problema to dito. Tanggalin natin to. Okay. Matanggal na. So may fuse ako dito eh. Nasaan na yung fuse ko dito? So may mga fuse ako dito eh. So ito ay, I think ano yan, 5 volts or 3. I don't know. So may fuse ko dito. Ito, tata, may fuse ako dito. Ayan. So try natin to. Kung gagana. Try natin siya. So, lagyan natin siya ng flux para kumapit. So, lagyan natin siya ng hinang. Solder. Lagyan natin yung kabila. Okay. Okay na yan. So ito yung pinalitan natin. Fuse saka sa PWM shorted. So ito yun. So PWM saka fuse. Ibig sabihin, shorted yung PWM. So, nag-reflow na siya. Tabingin na rin yan. Parang nirebull lang ato eh. Kasi natanggal na yung mga nakalagay dito. Tanggal siya. Parang siyang nirebull. Medyo tabingin yung guhit niya. Medyo tabingin yung chip. So, hindi natin alam kung nireflow lang o nirebull. So, ayan. Napalitan na natin yung fuse. So, try natin kung magdi-display. Sana mag-display. So, gamitin natin ay yun na lang ano. Yung malaki na lang. Ta-ta-ta. Yan. So, try natin dito. Oops, hala. Oops. Hala. Nakupi. Nalaglag pala to. Tayo tayo dyan. Nakupi siya. Nakupi, nalaglag. So, nalaglag siya. Sa law. Ayan. Oh! Hala! Basag na. Nabasag na yung aking sa law.
Basag siya, guys. Ito pala ang laman nun. Nalaglag kasi. Yun. So, nalaglag pala siya. Yan, saksak natin. Okay. So, let's try natin kung mag-display. So, pag nag-display siya, sana fuse lang. Para hindi sira yung line ng ating HDMI at saka display port. Ah, HDMI at saka DVI. Okay, DVI. Okay, let's power on. So, chip is heating. Okay, check natin sa bench. Oh, may display. Yun. Display siya, guys. Okay. Approve. It's working. It's working. Ayan. So, yun lang, guys. Isang fuse saka isang shorted na PWM. Okay. Okay na siya, guys. So, lilinisin ko lang siya. Then, isa lang natin for stress test. Okay? Update ko kayo later for stress test. Result. So, ito na yung ating updates for stress tests. Ayan. So, mababa lang pala ito, guys. Ay, ano lang pala ito. Hindi pala 4GB. So, 4GB yung nailagay ko. 2GB lang po pala ito, guys, yung nakalagay. Hindi ko na masyado napansin. Nakala ko 4GB siya. Ayan. So, okay na siya. Ang testing natin via HDMI po. So, ongoing stress test. So, running for 18 minutes. So, temperature natin is lower lang po. 60 degrees Celsius lang bagong palit na yung thermal paste. Ayan. So, okay na po. 100% GPU load. Okay. Yung nakaano pala dito, guys, ha, 1050 lang pala siya. Walang TI. 1050 na Galax. 2GB lang po siya. Nakalagay 2GB. And 128-bit. Pero OC po siya. Ang nakalagay kasi dito is 1752 MHz yung kanyang ano, yung ating clocks, GPU clocks. So, mataas lang yung clocks niya. And 4 pieces yung VRAM niya, pero nakalagay pala dito is ano lang. Yeah, so hindi ko napansin. Yeah, takpan na lang natin yung pangalan ng customer. So, ayan. So, nakalagay pala dito. Saan ba na? Hindi kita. Ayan. 2GB lang pala DDR5. So, hindi ko napansin eh. Ayan. So, pinadala sa atin sa video card driver. OC factory. Overclock pala siya. So, yan yung video card na to. So, hindi ko napansin eh. Pasensya na. Akala ko 4GB. 4GB na title natin eh. So, yan. Number 4227 sa pila ng driver. Ayan. Dumating noong November 28. So, ngayon ay December 10. Ayan. So, matagal na rin siya nakapila kasi ang haba po ng pila natin. So, ayan. Okay na po siya. It's working fine. Gumagana na siya ng maayos. Ayan. So, ayan ang ating repair. So, success kahit na papano. Galing man sa repair, ibang repair. Ay, napagana po natin ng maayos. So, ayan ating mga pila ng repair. So, marami pa po. Napakarahaba pa. Ano pa yan? Alam ko nasa 24 person na lang po yan. So, bumaba siya eh. Dating 30, naging 24, tapos naging 20, 21. Tapos ngayon 24 person kasi may dumating po kahapon na isang motherboard at saka isang RTX na 3070 iGame. Pali tatlo pala yung dumating kahapon at saka isang ano to. So, hindi ko alam kung ano nakalagay. Pero, yan po yung dumating kahapon. Ayan. So, yan yung ating pila ng repair. So, mahaba-haba po. So, ayan. Tapos yung ating mga support, donor board, nasa likod. Ayan po, mga donated by our customer. Yung mga, wala naman ng pag-asa na. So, donated mga GPU chip sira. So, ayan. Yung iba, corrosion na. Sobra na, hindi naman pakinabangan yung PCB niya. Ayan. So, damage na. Donated by our customers. So, yan ang ating pila ng repair as of today, December 10. Ayan. So, yan po ang ating success repair. So, video, malaki-laki lang yung babayaran niya kasi
bumalik pala tayo ng PWM at saka resistor 2.2 ohms sa PWM. So, ayan guys, galing yung PWM natin ay sa palit na video card. Pero gumana po siya, gumagana po. Okay, talagang sira yung kanyang PWM. Shorted po. Shorted yung kanyang BCC. Yeah. So, pumutok yung resistor na 2.2 ohms. Ayan, so muli, magpapaalam na po ang inyong lingkod. So, magandang araw po. Good morning sa ating lahat. Okay? See you on the next video. Okay? Bye-bye.